Kahit bawal sa konstitusyon, inilusot sa 2 pagbasa sa Kamara ang panukalang payagang maging pag-aari ng dayuhan ng mga kumpanyang may kaugnayan sa telekomunikasyon, transportasyon at power generation. Ang diskarte, baguhin ang tawag sa mga yan para hindi pasok sa public utilities. Saksi, si Victoria Tulad. Ang pagpasa ng Kamara sa second reading ng House Bill 78, maaring simula para mapayagan ang 100% ownership ng mga banyaga sa mga public service companies, gaya sa telecommunications at transportation. Nakalagay sa panukalang batas kung ano na lang ang maituturing na public utility, na sa ilalim ng batas ay kailangang 60% na pagmamayari ng Pilipino at 40% lamang ng mga banyaga. Ito ang distribution at transmission ng kuryente at water pipeline distribution system o sewerage pipeline system. Ang ibang mga dating itinuturing na public utilities, nireclassify ng panukala bilang public services at kung isa sa batas, hindi nakasama sa 60-40 foreign ownership rule gaya ng telecommunications, transportation at power. It actually will open the many industries to foreign investments. We have the slowest internet in the world. Our telecommunications is really very expensive. Mahal talaga, pinakamahal, isa sa pinakamahal ang Pilipinas. Transportation is really bad. Pero si bayan muna partylist representative Carlos Zarate, may agam-agam. May mga security, national security implications yan. Undeniably, China has all the resources. But they can, if they can control our telecommunications company, no? Mga simple worst case scenario, they can decide when to put it on and put it off. Giit ni Garin, may inilagay silang safety measures sa panukalang batas. In case na merong transaction na palagay ng ating mga agencies, this will be a threat to national security or national interest, then the president can say na hindi pwede yan. Paglilinaw din ni Garin, hindi kasama sa bubuksan sa foreign ownership ang mass media. Mananatili daw itong 100% owned ng Pilipino gaya ng nakasaad sa saligang batas. Sa 1987 Constitution, nakasaad na ang pagmamayari at pamamahala ng mass media ay lilimitahan na lamang sa mga Pilipino. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.